So, we have here mga brother again. Nakapag-pick off na ng red ang Harry. So, they are going for the Wanderer, mga brother. Good thing din yan. Maganda, early rotation. Tinitake din ang para sa Wanderer. Maganda rin yung ginawa. Maganda ginagawa ng red side dito, mga brother. Ha. Sinesecure nila yung Wanderer. Hindi nila binibigyan yung blue side ng any Wanderer dyan. So, I'm guessing dito dapat makapag-farm na mabuti ang Bruno since naka-retribution siya. Dahil wala siyang takas sa mga brother. Wala siyang flicker, di ba? Kasi kung ako dyan, mga brother, flicker. Pero ito, since meron ka namang Valier and high-low setup, maganda yan. Makapag-farm siya na mabuti dahil well-protected, mga brother. So, they're going for the crab take. So, maganda yung early rotation dito ng blue side, mga brother. Tinatry nila i-gank dito. Itatry nila i-gank. Kinatlay na lang nila. So, they're going for an objective, ba? Op, maganda. Bumaba ka dito. Ay na, maganda to. Magkakabakbaka na to. Let's going for the sigrak. Wala. Ano lang. Ambamba lang, mga brother. Ambamba, tamang ambamba lang. Nakabang nakuha yung crab ng Bruno. Then, ejector and last kill for the droid. Muntik na ang Xburg, mga brother. Maganda talaga sustain ng Xburg. Oh, mali ang posisyon ng ating Valir. Masama yan, brother, na tulak. Ang ganda ng tulak to, mga brother. Pero take pa rin siya ng carry. Ang gandang banat doon. Pare sila naka-assassin emblem. Bounty Hunter. Op, yung carry, delikado. Walang first kill yung Bruno. Walang mana. Delikado rin yung... Ang ganda naman ng sliding effects, mga brother. Pak na pak doon. Ang ganda. First clash, mga brother. All one. Pares na take ng marksman yung kanilang... Op! Putang... Uy! Tang ina. May pitik doon yung parsa, mga brother, ah. Grabe naman yung parsa doon. Gusto mong makatake. Pero maganda ang banatan. All one. Pares nakatake ng kill ang kanilang marksman. So, pares din naka-bounty hunter yan, mga brother. So, pares may plus yan sa gold. So, panigurado yan, mga brother. Medyo aangat ng aangat yung pera nila. Balik sila pagdating sa... Teka lang, ha? Ano nangyari? So, balik sila sa kanilang mga objectives, mga brother. So, Grak here, nasa bush, inaabangan kung magbu-blue ang kalaban. So, mag-invade ata ng blue dito si Kari at ang red side. Tingnan natin. Pero papunta sila Hylos, mga brother. Mahirap yan. May revitalize pa yan, mga brother. Tingnan natin ang matchup sa off lanes. Pagdating dito, sustain ng export yung kanyang lane. Pagdating naman sa kabila, op! We are now taking for the turtle. Mas maganda ang chance dito ng blue side dahil ng team Dairy Queen dahil meron silang retry. Huwag silang umatras. Meron silang retry, mga brother. Meron din silang export. Huwag ka nakuha pa talaga ng pass. Ang ganda naman ng last kill ng pass. Ano, mga brother? SS4D Johead na take. Napatay ng Grak. Napatay rin ng Bruno. Sinunod-sunod. Eto na na-ejector ang Hylos. Carry ang makaka-take. Double kill for the carry na naka-bounty hunter. Kine-chase pa rin ng ano. Hindi na. Nag-invade na lang. Huwag ka nang makulit, Valir. Versil. Pag nabutan na pasa dyan, tapos ang buhay mo. Sabi sa'yo, brother, huwag ka nang makulit. Brother Valir, huwag na. Joe, tingnan natin kung gumagawa ng Himala. Wala. Masakit dyan, tamo sa Eme. Masasaktan ang puso mo dyan. Iiwan ka nyan. Iiwan ka sa area nyan, men. Huwag na. So now, they are taking for the objective, mga brother. Ang ganda. Ito ang kinagandahan sa para sa mga brother. Nag-dive ngayon, nakapag-clear out pag si Xborg. Ang ganda ng setup dito ng Parsa. Alam niya pumosisyon, alam niya kung saan siya pupunta. Now, Hylos here, medyo makati na yan, brother. An early game carry is sobrang kati. Believe me, mga brother, sobrang kati niyan. Let's check our items, mga brother. For the course, we have Raptor Machete for the carry, attack speed boots, yung swift boots, then going for the endless battle, mga brother. While ang core ng kalaban, ang core ng blue side for the Dairy Queen, which is the Bruno, naka-Raptor Machete, same shit. We have the sweet boots, mga brother. We have delikado ata dito si Johead, mga brother. Parang sama na lagi ni Johead dito, pero hindi, nandiyan na siya. Bush gaming lang. Umu-push. Ang ganda ng banat doon ng blue side ng Dairy Queen. Nag-objective lang sila. Tuloy-tuloy lang ang gagawin nila. Maganda ang plano nila, mga brother. Nagtitipi si Parsa para siya mag-tower def. Pero ito, dapat, kung ako kay Bruno, kunin niya na kunin mo na yung tower, men. Huwag mo nang bigyan ng chance. Pag na-eliminate pa yung isang creeps na yan. Ang ganda ginagawa ni Johead, kinat creeps niya, mga brother, para hindi na umabante ibang creeps. Now, na-take ng red team, ng Tugas lang, sexy, ang turret for the bottom lane. So, meron silang map control. Pagdating sa mid,
and tsaka sa bot lane, mga brother. Top lane ang susunod nilang paplanoy dyan malamang. Diba? Masakit-sakit dyan. Kung ako kay Bruno, nilate niya na yung red buff. Kinuha niya na muna yung turret para magkaroon din sila ng equal, equivalent trade. So we have here, nasa bush ang Grak, lumulusob. Then we have here the Hylos. Wild charge for the Grak, wala na. Mamba out lang, mga brother. Naiwan si Johed. Mapipitas ba to? Naslow. Hop, walang stun. Hop, na flame shot. Wala, hindi tinamaan lahat. So dito, lamang sila ulit pagdating sa crab take, ay turtle take. If I were them, gamitin ni Iceberg yung kanyang SS. Hop, nakuha na. Na-secure with the retribution. We have SS for the Farsa. Nag-SS si Iceberg sa gitna, sumabog. Minimum damage siyang nagawa. Glorious pathway for the Hylos. Ang ganda. Grak, umaabante. Naku po, ang ganda SS ng Johed. Free hit lang ang carry, mga brother. Putang ina, pero nadama ni carry yung ano. Ang sakit talaga ng support baler, men. Ang sakit, putang ina. Epal na epal talaga. Nai-stun eh. Nai-stun. Op! Delikado posisyon ng baler dito. Naku po, mga brother. Mali. Huwag kang dadaan doon, mga brother, sa ganyang sitwasyon. Dahil nandyan, kadikit niya ng bush. Lalo meron kang parsa. Putang ina, ang dali mo matake nun, brother. So, mali ang... For me, ha, mali ang ginawang... mali ang pinuntahang direksyon ni Brother Avalier. Dapat sinundan niya na lang yung... Dapat umikot na lang siya doon, di ba? Naging overconfident si Avalier dahil medyo nanalo sila sa... Medyo lumamang sila sa clash doon dahil pulado ng carry, kala niya atras na. Pero pagdating sa kills, mga brother, lamang na lamang ang Tugas lang sexy. We have 8 kills for the Tugas lang sexy, then 2 kills for the Dairy Queen team. And then pagdating naman sa gold, mga brother, you can see we have a 4,000 gold lead. Almost 4,000 at 4,000 plus gold lead, mga brother. Makikita natin dito. Tingnan natin, ha. So, we have the Cho. Si Cho. Nag-gank si Cho. Naku po. Oh, may flicker. Flicker out. We have dash out. Mamba out na. Nag-glorious pathway naman si Hylos. Gusto niyang i-take lahat. Lumalaban. Kaso yung putang ina sakit ng Apple 3 yung parsa. Nasusustain natin Tamos. Hindi na nasustain ng Tamos. Ang sakit ng first kill ng Bruno. Yung critical shit, man. Oh, bumaba ka bigla. Baba ka pata sa bot lane ang carry. So, titake na. Tamang mamba out na si Cho. Huwag na sila ditong lumuso. Wala na silang creeps, mga brother. Mid lane nila. Wala lang. Wala lang. Tamang ano lang. Tamang bawas-bawas lang. Ang ganda ng positioning ng Parsa. Gustong-gusto ko yung laro ng Parsa, mga brother. Shoutout sa kanya. Ang ganda ng laro ng Parsa dahil alam niya kung saan siya papuesto ng bush. Alam niya kung saan siya, kailan siya mag-SS. Saan banda siya mag-SS. Alam niya. But for the carry, carry is confident kasi nasa bush ang kanyang mga support and tank. Then we have Johed on the other side. Ayan o, huwag kayong dadaan dyan, mga brother. Andali nyo matake dyan. Huwag kayong careless, mga brother. Huwag kayong dadaan doon, men. Lalo sa mga ganito ka, crucial na. May retry pa, nakuha na. Na-take ang turtle. Pinupuruan ng Johed ng export. Ba't yan ang pinupuruan mo? Nandun ng Bruno, nandun ng core. Habang yung carry, binabanata ng Cho. Patay ang Cho, na-take down ang Cho. Then we have masyadong maasim si Bruno. Shit! Bruno shit back na. Pero nandito pa si kompleto pa yan, men. Mukhang mananalo sa clash. Nakaka blue side. Taka na team. Derek Queen takes the clash. Ang ganda ng banat ito, mga brother. Ma-first kill niya lang yan. Okay na putang ina, hindi. Hindi nakakabot sa rage. Pero men, ang ganda ng clash na yun. Lumamang sa clash ang fucking Derek Queen. SS lang dito ang Parsa for clear wave. Aw, sakit. Aw, sakit. Putang ina, ang ganda. Ang sakit nun, men. Hindi equal trade yun, mga brother, kahit pare sila nakapatay. Dahil core ang namatay, mga brother, versus sa support, core ang importante kaysa sa support. So, in terms of trade, lugi doon ang Dairy Queen, mga brother. Fucking shit! Fucking shit! Tangina, oh, nawawala na ako sa pagkiklik, oh. Ako lang nag-shoutout, kasi ako pa nag-click na mga hero. Bakit tangina? Ano ba? Muntun, bigyan mo sa akin si Boss Manjin, ako, si Boss Shimbu, di ba? Tulungan niya, here! Grak here, gusto niyang i-take ang red buff. So, nag-aabang lang siya sa bush. Tingnan natin, masyado mainit. 9 minutes going in, lamang na lamang pa rin. Oh, dumidikit na, mga brother, ha. Kanina 4K plus, ngayon 2K plus na lang ang lamang ng Tugas lang sexy. So, we have, let's look at our items. Item check for the course. Oh, ang aga nag Wind of Nature ni Brother Kari. Tapos, naka-endless battle na siya. Going for the Thunder Belt. Then for the, ang ganda rin ng build ng, maayos na build to, mga brother, for Bruno with the Endless Battle and Berserker's Fury going for, maganda rin, op, alis na dyan, mga brother, magandang clash ata to, magandang banatan to, tingnan natin, Hylos na Apen, Glorious Pathway, Palace, op, ang ganda na, kaalis pa, pinasa-pasa ang bola, pumipes ulit si Parsa, ang ganda na naman, ang ganda ng galaw ng Parsa, men, muntik ka na, Hylos, ha, hayop ka, buti nilang makunat mukha mo, men. So we have here, mga brother,
Tignan natin ulit yung carry. We have your brother, ayun na, Thunderbelt ng carry, nakaipo na. Then we have Rose Gold for the Bruno. Maganda rin yan. Pero tunaw yung shield niyan sa carry. Yung carry, ang pangit ng posisyon dito, mga brother. Hindi niya atala. Masyado malapit yung Bruno dun. May lumapit dun tuloy. Nakita na, meron nasa bush. Dapat medyo umatras siya ng onte. So we have here the Hylos, mga brother. Tignan natin, magkakaba na tamba. Are we going for this? Hylos, meron ng Oracle, mga brother. Ma-abuse dito yung passive na yung Johei. Tignan natin, delikado yung Johei. Kung ako sa Johei, mga brother. Oh! Di na nakalitas ang Johei. Naku po yung Grak. Hindi ko na alam gagawin ko, mga brother. Lamang na lamang dito sa clash ang blue side. Mga brother, free hit ang Bruno. Ang carry delikado. Wind of nature, mga brother. Dash in. Wag na. Dash out muna. Nandyan yung Parsa. Critical, man. Habang sumisegue naman ang Tamos. Tamang trabaho lang si Tamos, mga brother. Ang galing ng gawain mo, brother Jero D. Simpleng-simple. Parang habang tulog si nanay at tatay, kumukuha sa pera ng pera sa bulsa nila na nakasabit dyan saan yung pinto, mga brother. Ang ganda ng teknika ni brother Jero D. Ah. Ganda ng teknika mo. Sumegue lang, man. Although lamang sa nangyaring clash ang blue side, lumamang naman sa map control ang tugas lang, sexy, mga brother. Good shit. Nagulat ako sa clash. Hindi ko na nabanggit yung dapat ibanggit na mga skills. Fucking shit, mga brother. Whew! Ang ganda. Let's look at the graph, mga brother. Kanina, lamang na ang red side, mga brother. Ngayon, medyo bumabawi-bawi na ang blue side dahil sa mga clashes na nananalo. Dahil na free hit lagi, dahil nakaka-free hit lagi ang Bruno. Ayan ang kapangyarihan ng Hylos Valir, mga brother. Ang sakit pumronta niyan. Tapos meron ka pang export. Ang ganda. Ngayon, naku po. Hirap pa rin. Kahit ikaw, Karimen, mahirap pa rin tunawin yung mga yan. Dahil na wala pang golden stop to si Kari. Wala pang golden stop si Karimen. Wala pang. Naku, walang balak ata mag-golden stop ang Kari. Hindi masakit yan, brother. Sustain ang ginawa ng Kari, mga brother. For me, kung ako sa kanya, kailangan niya mag-golden shit. Kailangan niya mag-golden shit. Nasa bush ang Grak. Check bush naman ang Hylos. First kill naman to si... Naku po, ang lalim ng Kari. Ang pangit ang posisyon ng Kari, mga brother. Pasa, ang ganda. Ang ganda ng posisyon na rin na para sa tamang SS lang. Ang ina, 2 hits lang. 2 hits out. Naipit ang Bruno ng Joet. Pero may rose gold, mga brother. Ang ganda ng sustain. Ayan na, pumupronta ng Hylos Valir. Pero sa likod na Tamos. Dash out muna. Cooldown ban dash. Cooldown natin dash. Patay. Ang ganda ng flank ng Tamos, mga brother. Sustain pa rin ng carry. Pinilit ng export. Pareha sila may Aegis of Immortality. Eh dito naman hinahabol pa rin. Chasing pa rin to si brother Tamos natin. Pero wag na, men. Kaya pa ata. Matitake niya pa ata to, men. Patay ata ang Hylos, mga brother. Good shit. Ay hindi na. Wag ka na mag-dive, men. Grabe. Dalawang makukurtang mukha. Ang kapal na mukha ng parehas, mga brother. So dito, may possibility sila mag-take ng Lord, mga brother. Dahil lamang na sila. Buhay ang core nila. Nandito ang Johei. Yung Tamos parang aasim pa rin. Ayaw bumak. Nandiyan ang Cho. Sipa ng Cho. SS naman na X-Burst sa kabila. Tinamaan ng Chris ata. Pero na-damage pa rin. Umabot pa rin. Wala kang immortality, brother Tamos. Boom, patay. Take. Na-take nila Tamos. Habang nag-Lord naman, nagpatagal lang pala si Tamos. Nag-take na sila ng Lord. Kuha ba nila ang Lord dito? Hindi na umabot ang blue side. May ipit pa ang blue side dito. Kawawa sa clash. Ito na. Ang ganda ng libreng hit ng carry. Tapos yung X-Beat. Sinusubukan pa rin tumagal, men. Oh, may Ace of Immortality. May SS ka pa ba? Ang lalim mo. Balir, huwag ka nang kumebel dyan, men. Delikado ka dyan. Ejector for the Balir. Patay ka dyan. Goodbye, Balir. Sino magdetect, men? Nandyan ang Crips. Nakatake. Namatay naman ang Johei and Tamos, mga brother. Boss Art, nagiging rapper ka na dyan, putang ina. Ito, pwede itong matake, pwede pa itong madev with the help of X-Borg, pero mahirap nga lang, tang ina, sayang, wala silang pampronta, hindi nakuha yung bola, sayang, first kill, kailangan mas spam ng first kill dyan, mga brother, SS mo na yan, brother, matitake pa ata ang bottom lane, kung ako sa kailakari, mga brother, take na nila yung bottom lane, para magkaroon na sila ng talagang ultimate map control, ultimate base control, mga brother, hindi pa nila tinake yung turret, mga brother. Hindi masamantala dito ng blue side yung item ng carry. Yung item ng carry, check natin. Wala pa rin. So, kunat build ang carry, mga brother. Gusto niyang tumagal sa clash. Hindi na siya nag-endless, nag-golden staff. Ang ganda rin. Tingnan natin kung gagana yung ganun, mga brother. Kasi kung ako, usually, mga brother, ang build kay carry, dapat may golden staff ka dyan, mga brother. Okay lang the other items. Siguro na bahala mag-experimento pa rin. Pero maganda pa rin ang may golden staff. Kasi na-abuse mo yung passive skill ni carry. Diba? Si na apat na shuriken na
shuri shit, 'di ba? Apat na shuri shit saka lang sasabog yung passive ni Kari. Pero pagdating sa Golden Stamp, tatlo lang sasabog niya yung mga brother. So dito, tinitake ba? Na-take ng Cho ang Johe. Tingnan natin mga brother, pero hindi na ata susundan. Isang stun lang yan. Aabot pa yan. Ma-stun mo yan. Ang ganda ng pwes ulit ng Parsa. Tamang SS lang. Ang sakit ng Parsa. Yung Balir, sinalo lahat. Tinamalat ng Shuriken. Free hit ang Kari. Bumaka dyan, brother. Delikado ka dyan. Finish. Pinupwersa na. Ang ganda. Pinupwersa. Pero nag-wind of nature ang Kari natin. At may immortality. Ang kunat ng Kari, man. Ang kunat ng build ng Kari. Pero hindi na siya tatagal. Malaki pa buhay. Ay, dumash out! Dumash out ang Bruno! Imbis na sana dash in. Ang ganda sana nun, ibanat pa. Pwede pa. Kaso nandito ng Parsa. Masakit yan. Huwag mong sipahin yan. Nandiyan pa yung Kari. Masamang pangitain niya, mga brother. Nandiyan ang Tamos. Ipit na ipit ka na. Sorry. One, sorry. Sorry is one. Sorry, brother. Mali ang ginawa mo. Dapat nag-out ka na dahil wala na kayong third sa mid. Lugi-lugi na kayo. Tapos nagpo-push pa yung bot lane. Tapos meron pa nagpo-push sa top lane. Nandiyan ang Kari sa top lane. Tapos ang Parsa, kiniklear ang wave sa bot lane. Sino ang pupuntahan nyo? Maghati kayo dyan. Grabe naman. Crips lang, brother. Lembibero, crips lang, brother. Okay na yan. Na-def pa rin nila. So, sinusustain lang ng, sinusustain lang yan ng Hylos, mga brother. Yung bot lane, iniwan na XP. Dalawa ata matitake dyan. Walang pumupunta sa bot lane. Na-take na ang top lane. Nag-SS sa X-Borg. Sustain pa rin. Na-take ang, sino namatay, man? Si Tamos. Nag-sacrifice. Sacrificial lamang Tamos sa ating mga brother. So, we have a patay ang Tamos habang pa-respawn naman ang ating Bruno, mga brother. So, medyo relax lang ulit. Tanginan nyo pagpahingay nyo ako. Diba, mga brother? Hayop na yan. Paus sa boss ka na mamaya, Art. Ganun na nga, mga brother. Fuck shit. Pero ang ganda ng laban, mga brother, ha? Ganda ng laban, ha? Huwag lang. Ang ganda kasi, alam mo, mga brother, ang nangyayari kasi dito. Napa-flank ng Tamos o kaya ng Johit yung Bruno nila. Eh, ang Bruno natin dito, brad, mga brother, naka-retry lang yan. Walang takas yan, mga brother. Once na mahuli yan ng Johit, ejector, tapos SS, may first skill yung Johit, banat-banat, plus yung pagbanat nila, may passive skill ng Johit, magkiklik pa, putang na, wala na, man. Ang laki na ng damage, tapos meron ka pang Tamos na pwede pumunta sa'yo. So, ayan, masakit. Ang trabaho, ang ginagawang trabaho ng ating Grak, pinuprotahan niya lang lahat, pinuputahan niya rin yung MM haba, ay, pinuprotektan nila yung MM nila habang yung Parsa sa malayo nagpumuprotect din para sa MM. Kaya yung Balir, sinasalo lahat ng ulan ni Parsa. Ang sakit nun, brother. Wag na wag. Kung ako kay Chow, i-clear niya na lang yung top lane. I-clear nila yan. Si X-Borg yung pinakamalaking chance makatake din ng Turtle, ay ng Lord. Binabaxaw na dito ng Grak ang ating Lord. Ito na yung chance sila. Huwag nilang ibibigay ang second Lord dahil pag binigay nila yan, mga brother, masasaktan sila. Pwede silang pwersahin. Huwag kayo dyan duman. Op, pumipesto. Nasipa ang Johed. Natake ba ang Johed? Umabanat. Ay, ang aga mag-SS na X-Borg, mga brother. Meron pa palang immortality ang Kari. Shit, natake na ang Johed. Napatay na ng Cho. Ang lali masyado ng Hylos, man. First kill lang para kay... Spam na ng first kill din si X-Borg, man. Namatay ang Cho. Nag-dive masyado. Ang lalim din masyado ng Bruno. Mga brother, merong wind of nature to. Out na for Bruno. Kaya kang habulin yan, mga brother. Out na rin for Balir. Pero may immortality. Back ka na, bitch. Pag nahuli ka, bitch, patay ka dyan, bitch. So, tama lang, out. Merong Lord dito, mga brother. Ay, nakuha pala! Holy shit! Putang ina, nahuli pa. Nakuha pala ng team Derek Wayne ang Lord. At dapat punta na to ng Kari para maaga na matunaw. Huwag na nalang bigyan ng chance na makapush pa ng ibang third, ng iba pang turret, mga brother. Pero tamang pakiramdaman lang dahil dapat i-check muna na crack ang mga push dahil baka nandiyan ang mga core pwedeng matake dahil cooldown ng Wind of Nature ng Kari, mga brother. At wala na siyang immortality. Cooldown na rin ang kanyang immortality. For ako, kung ako si Bruno, mid lane, bot lane, ipusha nila, ibawi nila yung map control. Kailangan nila yan, mga brother. Ang ganda ng laban. Tinutunaw na dito ng Lord ang Kari. Tapos kasama niya si Parsa. Si Grak naman bumabox out lang. Tama, box out lang. Hindi nila mapapatayan, mga brother. Si Balir, huwag ka masyado malalim. Diyan ka lang, brother. Kung ako sa nila talaga, dapat tinake na nila ang mid and bot lane turrets. Nung hindi nila tinake, man. Sayang. Dapat nila pinuntaan yung Lord. That is a bad decision for para sa akin, mga brother. Kung ako, para sa akin, mga brother, ha, that is a bad decision for the Daily Queen. Dahil halos slim chance lang na makuha nila yung Lord. Nakuha nila yung Lord, pero hindi nila minaximize yung meron silang Lord dahil hindi nila na, wala silang nakuha objective. Fuck! Wala silang nakuha objective, mga brother. Ang sakit nun. Diba? Ang nangyari niyan, kala mo meron kang map control, pero hindi. Dahil ilang waves lang
malakas ang Crips yan. So tinitake nila ang blue side of blue dito habang nakaabang na naman si Joey dito, mga brother. SS4 X-Borg pero immortality nagpop. Ayan na, naka-hero lock na kay Bruno dito ang Joey natin. Ayan yung sinasabi ko, mga brother. Sipa for choke kay Joey, nakamabawat si Joey dito. First kill lang for the X-Borg pero merong immortality, mga brother. Dash out for the Bruno. Ang ganda ng dash ang Bruno doon, na stun. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, mga brother, panalo sila sa clash dito. Pero tignan mo ang mid na pupush pa rin, ang bot lane ang layo pa rin, wala sila nakuwang objective. So they won the clash, mga brother, pero in the end Linkin Park ang kumanta. De joke lang. In the end, mga brother, nanalo pa rin, ay lamang pa rin ang red side, which is the Tugas lang sexy dahil sa map control, mga brother. Huwag masyadong maasim dito ang Bruno for me. Hayaan niya mag-check push ang Valier at saka Hylos dahil wala siyang panakas. Good thing for the Chow dahil sumisegue siya, mga brother. Then take ng mid turret dito naman ang kalaban. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, kapag may parsa kayong brother, kaya nyo mag-creep control, kaya nyo i-eliminate lahat ng incoming creeps dahil sa SS nyo, mga brother. Yan ang laking importansya ng ating parsa. So yan, natake din na lang ang mid turret. Kailangan nila ipantay ito, mga brother. Kailangan nilang ipantay dito, mga brother, for me. Kailangan nila ipantay dito yung mga turrets dahil as long as malaki ang creeps ng mid lane and top lane, luging-lugi pa rin sila dito sa clash, mga brother. Mahirapan pa rin sila kasi lagi sila mag-aalala na may nagpo-push dito sa lanes. So, we have buff take for the Bruno dito. Ayan, masakit na ang Bruno dito. Pwede na natin siyang item check natin, mga brother. We have the Grok. Check bush lang, mga brother. Pakiramdaman lang. Ito na ang final item sila. We have Scarlet Phantom. Nag-Scarlet Phantom na dito. Kaya ang sakit tsaka mabilis na ang banat dito ng Bruno, mga brother. Then we have for the carry. Hindi pa rin siya nag-golden staff. Patigasan ang muka. Sabi niya, kailangan makunat lang ako. Diba? Semi-tank build. Diba, mga brother? Kumbaga, dumipende lang siya. Wala yan kadamage-damage, mga brother. Op, nagkakabanatan. Ang ganda ng banatan dito. Tingnan natin sino makatake ng blue. Op, nakuha ba ng carry? Hindi nakuha ng carry. Nakuha ng X-Borg. Grabe naman magapoy-apoy yun. Habang si Chow sumisegue sa top. Ang ganda ng utak mo, Chow. Ang sarap mong pigayin sa mukha. Ang ganda ng galawan ni Chow. Tama, nagbubushan dito ang Joey. Another flank na naman. Pag yan, nag-epic flank na naman. Kawawa ka na naman. Dito, malaki ang chance na matake dito ang Lord ng Bruno kasi meron din siyang retry plus nagsisegue ang sa top ang Chu, mapapaback ang Joey para mag-dev sa top, nag-stun ang Lord, tinamaan lahat. Meron din SS ka na, X-Borg. Pag SS ka, may flicker pa, nakuha. Ang ganda ng clash play ng Grok, man. Wild charge mo na Grok. Ang ganda ng clash dito, walang buhay halos dito ang Bruno. Namatay ang Bruno dahil sa vengeance. Ang ganda ng banat naman dito ng siga-siga yung Tamos, mga brother. We have for the backlanes, bumabanat pa rin dito ang Parsa versus X-Borg. Palakasan na mukha pero merong trancho ng Parsa kaya nag-sustain. Pero grabe, mage versus mage, support versus support. Tingnan natin, patigasan na mukha. Sino ang mas patigasan na mukha, mga brother? Kamote versus Kamote. Pero nandyan lahat ng blue side, mamamatay talaga dyan ang Parsa, mga brother. Habang nagpupush naman sa mid lane, natulak na sa mid lane lahat. Meron pa immortality dito. Dapat i-hold niya na. Huwag niya nang dali sa turret. Yan. I-hold mo na dyan, brother. Hylos, ang ibigay mo na yung buhay. Harapan mo lang yung carry, man. Walang inasakit yan, man. Ang ganda. Free hit dito ang Valir, mga brother. Free hit din ang carry. Na-eliminate na ang Lord. Pero lahat ng turret, wala na. Na-stun pa ang carry. Pwede pang mamatay. Pero diba nga, pakunatang gaming. Semi, tank bin. Ang ganda ng flicker ng Chudo. Nasipa niya pa ang carry. Namatay ang carry, mga brother. Ako po, buhay na buhay pa dito ang Joey. Pwede na lang ito yung turret na lang, mga brother. Nice one, putang ina. Hindi nila in-eliminate lahat ng creeps, man. Shit, holy shit, mga brother. Putang ina. Holy shit. Good game for Tugas lang, sexy. And then nice game for the Dairy Queen. Ang ganda ng laban, putang ina nyo. Pinapaos nyo ako, mga brother. Good shit. Tangina, hindi nila in-eliminate lahat ng creeps. Iniwan nila yung creeps. Nice game. Tangina, GG, well played talaga, mga brother. Sayang lang talaga, lumalim at na-focus fire pagdating kay Bruno. Kaya siya naipit. May vengeance habang bumabanat ang Bruno.